Si Brittany De La Mora, isa siyang dating porn star at siya ay nakakilala sa Panginoon. Kung paano siya nakakilala sa Panginoon, siya ay naimbitahan sa isang church. But before that, sabi niya, I was blinded by the fact that I was walking in darkness. Iniisip niya na siya ay nabubuhay sa isang uri ng pamumuhay na normal lang. Normal lang ang kanyang buhay. Bagamat siya ay nagpapatuloy sa malalim na pagkamakasalanan bilang isang porn star na po sa mga yung bold star yon, yun yung sa mga videos, gano'n na po, para sa mga hindi nakaka... At yun ay, sabi niya, literally yung kanyang buhay ay patuloy sa deterioration na kondisyon ng kanyang kaluluwa o yung patuloy na paglubog, no, sa kasalanan. Nandun yung depression at nandun pa yung suicidal na mga attempts. At meron siyang matinding battle every day na sa bawat buhay niya ay nararanasan niya. Constantly anxious at walang direksyon ng buhay, pero still hindi niya alam na siya ay nandun sa pamumuhay kasalanan. Hanggang dumating sa isang pagkakataon na merong nag-invite sa kanya sa isang church para umattend. So, sigurado na ito ay hindi pa panahon ng pandemic ito kasi naka-attend siya sa church. At noon ay sa pag-attend niya at pakikinig ng salita ng Diyos, dumating sa kanya yung pagkakilala sa Panginoon. At dahil doon, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At siya po ay nakalaya sa pagiging porn star. Di niya na tinatanggap yung mga offer. At nagbago na siya ng kanyang hanap buhay. So, papuri sa Diyos. Dahil meron pong pag-asa palagi. Yung mga nabubuhay sa kasalanan mula sa pagiging makasalanan patungo doon sa pagiging banal. At kahit po na mga tinawag na mga banal, o let's say the saints, still naroon po yung pag-asa for them to grow, mature in the faith. Na po, naroon po yung hope. Hindi tayo tinawag ng Panginoon na tayo ay nilinis lang, tayo ay pinawalang sala, and then hindi tayo mag-grow. Hindi. Tinawag tayo ng Panginoon mula sa karumihan patungo sa kabanalan at magpapatuloy tayo sa maturity, pag-grow. Yan ang buhay natin sa Ebanghelyo na dapat nating makita. At ang buhay ng tunay na mananampalataya, eh meron po dapat paglago. Dito po sa Epeso chapter 3 at verses 14 to 21, ito po ay nabanggit natin minsan, ito ay may kinalaman sa pananalangin ni Apostol Pedro at pagluhod niya sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan na ang Diyos na ito ang siyang may akda ng buong pamilya sa kalangitan at kahit yung mga pamilya dito sa lupa. Siya rin mismo ang dinadalanginan at siya rin mismo ang nilalapitan. Yan po ang makikita natin. Pero yung focus lamang natin dito ay isang verse lang muna. Po kasi prayer ito at dito natin to yung pinaka tuloy-tuloy na dapat na maging prayer natin bilang ngayon ay mga Kristiyano na o nakakilala na sa Panginoon. Only from verse 16 yung ating bibigyan ng pansin. Dito natin makita, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu at pagkataong loob. Simulan natin sa verse 14. Ganito yung verse 14. Dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Nasa kanya ay ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa.
upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Yan yung verse 16. Sa English, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. O yan po yung ating bibigyan ng focus. Verse 16, only verse 16. Maliwanag, ito ay bahagi ng pananalangin ni Apostol Pablo, pero kung yung prayer na makikita natin dyan muna sa mga bahaging yan, ay yung pinapanalangin niya rito ay yung pagpapatatag. Ito po, panalangin ni Apostol Pablo upang sila ay hindi ma-discourage sa kabila na si Apostol Pablo ay siya ay na sa loob ng bilangguan dahil po sa paglilingkod kay Hesukristo. At itong panalangin ni Apostol Pablo upang magbigay sa kanila ng kalakasan at tumibay sila. Also, this prayer of the Apostle is one of the most grand and sublime in the whole oracles of God. Ibig sabihin, napakadakilang panalangin. Kung bakit dakila, dahil makikita natin yung mga content ng kanyang prayer dito. Sa totoo lang, sa panalangin ni Apostle Pablo rito ay naglalaman ng apat, pero isa lang muna kukunin natin. That there are three dots, no? May mga dots din. Yung dots, mga kapatid, usually it implied purpose. Pero titignan natin, mga kapatid, yung napakahalagang gustong sabihin niyan. At yung number one na makikita natin dito ay nandoon sa verse 16. Ang tamang focus sa pananalangin ay ganito dapat makikita natin. Ano ngayon, mga kapatid, ang ating pag-uusapan is prayer for stability. Ang panalangin para sa katatagan. Prayer for stability. So the way of spiritual establishment ay through the grace of God and the work of the Holy Spirit who dwells in us. Ito po ang tanging paraan para tayo ay tumibay, tumatag sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos ay kilos ng banal na Espiritu na siyang naninirahan o nananatili sa atin. Yan po. Alam niyo po, ang nais ng Panginoon sa atin ay sa ating paglago, patungo yon sa perfection, maging ganap. Kaya maturity dapat nasa biyahe tayong lahat bilang mga Kristiyano, that the one thing is common to all believers should be growing matured before God. Grow in maturity. What I mean, mga kapatid. Yan po yung gusto natin sabihin. Okay, dito makikita natin yung paglago, po, yung katatagan. Paano tayo mananalangin ito at paano tayo dapat manalangin ng prayer for stability in our Christian life. Tatlong bagay makikita natin dito. First, dito sa verse 16, the appeal to glorious riches of God. Na po, yung kanyang apila ay sa yaman ng kanyang biyaya. Yan yung apila ni Apostle Pablo. Isa sa pinaka sublime prayer ay laging merong touch doon sa mercy and grace and yung glory ng Panginoon. Yan po yung dapat na isa sa pinaka sabihin nating husay ng pananalangin na ito'y tumatouch sa mercy and grace ng Panginoon. And second, makikita natin dito yung object ng prayer is the strength of the inner man. Na po, yung kalakasan ng ating panloob na pagkatao. And then, yung pangatlo na makikita natin dito, the way to fulfillment. Paano magkakaroon ng katuparan yung katatagan sa ating panloob na pagkatao? Ang sabi dito, and the power of the Spirit. Yan po ang mahalaga dyan. Yung power ng Holy Spirit na siyang magbibigay ng katuparan sa ating pananalangin para tayo ay tumatag. Bakit ba tayo kailangan tumatag? Pero bago yan, tignan natin ito. Ang prayer ni Apostle Pablo tungo sa katatagan ng buhay Kristiyano ay yung apila niya doon po sa kaluwalhatian, yaman ng kaluwalhatian ng Diyos.
Ito po, ang sabi niyan ay according to His glorious riches. Ito po, maluwalhating kayamanan. Ito po yung sukat ay eternal glory. Ano po? Glory eh. Natanging ang Diyos lamang ang nagtataglay ng glory. Tayo mga kapatid ay wala nito. Po, wala tayo nito. At ang tanging nagtataglay namang ng glory na ito, ano po, ay walang iba kundi ang Diyos. So the measure of His own glory, which is the main source of salvation or eternal life, ano po, towards to the fullness. Ito'y glory, kasi yung glory, mga kapatid, ito yung pinaka, yung perfection nito eh. Ano po, yung lubos na kabanalan ng Diyos. Yan po yan. So, yeah, dyan nag-a-appeal si Apostle Pablo doon sa pananalangin sa harapan ng Diyos. God's infinite mercy and goodness being the measure according to which, ano po, we are being saved. Kasi pag sinabi po yung glorious riches, pasok po doon yung mercy, yung goodness, pasok po doon mga kapatid yung grace ng Panginoon. Kasi glory. Kaya pag yung sinabi ni God noon sa kay Moses na, sinabi ni Moses na, show me your glory. Nasabi ni God, sige, kakahabagan ko ang gusto kong kahabagan. So, yung kahabagan doon ay connected yon sa salvation. So, once na nahayag yung glory ng Panginoon, nahayag po yung kanyang salvific na gawa, yung pagliligtas. So, yung gawa ng Panginoon, tungo po doon sa kanyang pagliligtas, nahayag po yung kanyang kaluwalhatian. Yan naman po yung kabila noon. So, sa mga binibigyan niya ng karunungan, binubuksan ang puso't isipan, nababago ang kanilang buhay, in that sense, nakikita nila yung glory ng Panginoon at yung glory ng Panginoon ay nahahayag. Kasi nga po, yun ay salvation. So, yan yung apila ni Apostle Pablo according to the riches of His glory. So, itong riches of glory na ito, mga kapatid, ay maliwanag ito na ito ay ang Diyos lamang ang siyang nagtataglay nito. So, ibig sabihin, no, sa learning natin, para sa pointers natin, number one, itong riches of grace na ito, ito ay tinutukoy nito walang iba kundi yung gospel. Ayan po yan. Gospel. Kaya, glorious riches. Riches of His glory. Nahayag po yan through the gospel of Christ. Yan po yan nahayag. Upang yung kaluluwa natin na makasalanan ay maligtas. Kasi yan po yung gospel ni Christ. At yung glory ng Panginoon from Old Testament, kung saan ito ay nag-reside during tabernacle na period, ito rin po ay nakita doon sa presensya ni Jesus Christ. Because Jesus Christ in the New Testament, He is the same Lord from the Old Testament at siya yung tinawag na Yahweh. Kaya yung glory noon na po sa Old Testament, nahayag yung glory na yon sa New Testament sa kaligtasan na bahagi ng gawa ng Diyos through His Son, through the Lord Jesus Christ. So, naging klaro sa atin yung glorious riches ng Panginoon na yon. Doon tumatat si Apostle Pablo sa pananalangin na yon. Ano ngayon ang ating application dito? Meaning, kung glorious riches na ito, mga kapatid, yung hinihingi ni Apostle Pablo na panalangin, na paglago, ito ay proportion doon sa kayamanan ng Diyos. Proportion. Ang proportion, alimbawa mga kapatid, pag sinabi mong 10%, alam mo na yung proportion noon na po, sa 100, 10, let's say that. Ganun natin tignan. Proportion. So, kung 50%, so 50-50 kayo. Diba?
Sa 100, hati kayo, tig 50. 50% eh. Proportion, kung ano man ang sukat. Ibig sabihin, yung ibibigay sa atin ng Diyos, proportion doon sa kanyang riches of His glory. Eh, hindi ba bagay na mystery yun para sa atin? Bagay na hindi natin kayang unawain, abutin, malirip. Sabi nga ho dito sa mga sumunod, hindi makomprehend. And yet, understandable. Ay, naku, paano natin ipapaliwanag yun? Ang hirap nun. Napo, cannot comprehend, surpassing all knowledge, and yet, understandable. Kaya yun yung prayer. We can understand the glorious riches of God's grace only by the Lord Jesus Christ, by faith. Pag tinanggal mo si Christ, hindi mo na makikita yung proportion ng kanyang grace, hindi mo maintindihan yun. So, dun lang tayo nakalinya because si Christ is the light of God's glory so that you and I, being a sinner, may saw the Lord, may see God, na po, His riches of His glory, and give glory that is due to Him alone. Yan po yung makikita natin dito. So, yan po yung napakahalaga na touch natin sa prayer, yung appeal natin sa prayer is based on His glorious riches. So, makakaasa tayo na yung bagay na ginagawa at binibigay sa atin ng Diyos from day to day to sustain our Christian life and Christian living is the product of His free gift through the Lord Jesus Christ. Free gift. Hindi siya nanunumbat. Napaka yaman nun, kayamanan niya. Hindi niya tayo sinusumbatan pag tayo humihingi ng tawad. Diba? Puro ka na lang kasalanan. Hindi niya tayo sinusumbatan pag humihingi tayo ng pagkain. Give us this day our daily bread. Hindi niya tayo sinusumbatan kapag tayo po ay may mga bagay na lagi nating hinihingi sa panalangin. Puro ka na lang hingi eh. Diba? Napakayaman ng Panginoon. Di lalo na kung hihilingin natin, mga kapatid, concerning to our spiritual stability. Eh, yun yung linya. Yun yung nakaayon sa kanyang riches of His glory na dapat natin na maging focus sa paghingi. Secondly, ito na po yung dapat na maging content ng ating prayer. Content. The strength in our inner man. Inner being. To be strengthened, yung inner man natin. Hindi ko na kailangan banggitin sa inyo ang Greek kasi hindi nyo maintindihan naman ang Greek pagka binanggit ko pa. Banggitin ko na lang yung meaning. No po? Yun ang isa sa pastoral theology namin hanggat mas maaari, iwasan bumanggit ng Greek kasi hindi naman yung makakatulong sa inyo. Banggitin yung meaning pwede. Ang meaning ganito, mga kapatid, sabi, to be strengthened, ang ibig sabihin niyan, firmness. Na po, ibig sabihin nun, nandun po yung lakas, yung tibay. Ayan. Na po. So, dito sa buhay Kristiyano, kailangan po nating patuloy na dumulog sa glorious riches ng Panginoon para tayo ay maging matatag. Yan po yung dapat na maging isa sa mahalagang content ng ating prayer. Upang ikaw, ako, at ang sino man ay makasunod kay Jesus Christ consistently, kailangan nating hilingin yung pagtatag, pagpapatatag sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Yan po yung dapat na meron sa atin. Upang hindi tayo malaglag, upang hindi tayo matemp, upang hindi tayo madaya. So we are to be strengthened as not to fear things to which nature is afraid. Ang nature natin ay matakot. Matakot sa mga bagay-bagay, sa mga uncertainties, even sa sin, of course. We fear na po na tayo ay magkaroon ng anumang ano. So instead na matakot tayo, we must hate sin. No, we hate sin. Yun yung isa dapat sa ipag-pray natin. Lord, teach us to hate sin so that we may depart any form of sin. Yan po yun dapat.
So pag tayo ay pinalakas, pinatatag ng Panginoon, meron tayong lakas para labanan ng anumang uri ng kasalanan. Pero kung wala po yung lakas, no po, eh, wala tayong kakayanan para pagtagumpayan ang kalaban, ang pandaraya at ang kasalanan. So yung inner man dito, mga kapatid, is the same phrase doon sa Romans 7:22 and so on sa 2 Corinthians 4:16. Practically, mga kapatid, ito yung regenerate human spirit, inner man. Ibig sabihin, binagong puso, binagong espiritu. It is the soul of man. Na ang bawat tao, mga kapatid, ay merong nagtataglay po ng body and soul. At ito, mga kapatid, is complementary ito. Pag mahina po yung ating body, kung minsan affected din yung ating soul, kung minsan. But not all the time. Si Paul, pinahihina yung body dahil sa mga persecution. Pero yung kanyang kaluluwa, malakas. Pero ito yun, pag malakas, pag mahina yung ating kaluluwa, kitang-kita rin sa ating body. Sa ating mind, set, direction, kitang-kita yan. Kasi interconnected sila eh. Na po, interconnected. So, pag malakas yung ating spirituality, yung inner man natin, na po, masigla rin ang ating buhay physical. Ayan po ang kabila niyan. So the outward man is that alone with sin and considered by men. Totoo yun. Yun yung outward man. While the inward man, mga kapatid, in which stands particularly in reference to God and eternity. And mga kapatid, ang tanging nagsusustain dito sa ating inward man is the Lord Himself by His word, yung kanyang salita. So, dinidil tayo ng Diyos first sa ating inner man and then yung ating buhay physical upang tayo'y mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yan po yung kabila niyan. So, invisible yung ating inner man. We cannot even felt this. No, hindi. But, mga kapatid, yung inner man natin, ito po yung nagdi-dictate ng ating isip, ng ating reactions, na po, ng ating attitudes, ng ating characters. Yan yung inner man natin. Paano tayo mag-react sa bawat bagay? Yun tayo. Yun yung ating character. So, dapat mga kapatid, yung ating spiritual, soul, heart, inward man, eh dapat patuloy po siyang ma-recharge ng salita ng Diyos. Dapat patuloy siyang tumatag. Dapat patuloy po siyang lumago. Dapat patuloy siyang tumibay. Yun po yung dapat. Pag humihina po yung ating spirituality, natatalo tayo ng mga lusts of the flesh. Natatalo tayo ng ating mga sinful nature natin. Kasi nandun siya eh. Kaya nga, walk in the spirit so that you may not fulfill the lust of the flesh. Yan yung mga tatalakayin natin sa susunod. Pero yan yung halaga niyan. So the soul must be truly fed and nourished by the divine food so that even our body find its strength from the word of God. Kasi magkasama sila, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kaya kita mo kapag ka medyo gloomy yung ating aura, kuminsan may problema kasi yung ating soul. Yan ang hindi may tatanggi. So, as the heart of Apostle Paul, makikita natin dito yung kanyang petition. Doon pa lamang sa Ephesians 1:16-17, binabanggit niya na itong prayer na to actually. Eh. Tapos pagdating dito sa verse chapter 3, binabanggit niya pa rin ito. Kasi ito yung napakahalaga na dapat na maging content ng prayer ng mga mananampalataya. Now, pakinggan niyo, 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of understanding being enlightened
that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Now, verse 16, balik tayo. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Now, yung prayer niya talaga rito is the inner man. Para siya ipatatagin. Mga kapatid, ito yung natatanging lesson. Huwag nating kakalimutang ipanalangin yung ating soul na siya ay tumatag, lumakas, tumibay, mapabanal, lumago. Ano po? Lahat po yun. Dapat natin ipanalangin. Pero, karaniwang pinagpe-pray ng maraming Kristiyano, Pastor, pag-pray po natin yung healing. Pag-pray po natin, Pastor, ang lakas ng pangangatawan. Tama, walang mali doon. Huwag niyong kakalimutan ang pinakamahalagang prayer, request, is spiritual. So, kung hindi tayo umapat lang sa prayer request natin para sa physical, eh mas lalo dapat sana na yung strength spiritually iisama natin sa prayer. Yan po yung dapat na maging pinakamahalagang content ng ating prayer. Ikatlo, para mangyari ang kalakasan ito, ay makikita natin yung napakahalaga po na paraan ng Diyos para tayo tumibay. Sabi rito, power through the Spirit. By the power. Yung power dito is a sovereign energy of the Holy Ghost. This fountain of spiritual energy can alone supply supply the spiritual strength na ito ay necessary para sa ating mga spiritual work and even conflict. Yan po ay necessity yan. Without the power from the Holy Spirit, ay mga kapatid, hindi tayo po pwedeng lumaban sa anumang bagay pang spiritual. So, kung halimbawa may bagay na battle tayo while yung ating spiritual na buhay ay hindi siya naka-recharge, hindi siya nakatap, at yung work ng Holy Spirit sa atin ay limited, yun ang problema. No, hindi natin kayang mapagtagumpayan ng anumang laban sa buhay natin. Pag kapos yung tayo sa lakas mula sa sustento ng banal na Espiritu. So the Spirit here, mga kapatid, is the Spirit of Truth. At hindi ito yung ating Espiritu. Ito yung Espiritu mismo ng Diyos. At ang Espiritu na ito, ito yung pumalit. Nung si Jesus Christ ay umakyat after 10 days, ito yung bumaba. Yung pangako ni Jesus Christ, I will never or I shall not leave you orphans. No, hindi ko kayo iiwan ng nangungulila. Sasamahan kayo ng aking Espiritu. Yung pag-angkin ni Jesus Christ ng aking Espiritu, yun ay yung third person ng God, the Holy Spirit Himself. He will teach you and guide you into all the truths, into all the words that I have been taught you. Yan po ay si Christ. So, ibig sabihin yan yung Holy Spirit. So, where the Spirit permanently abides and dwells in us. Also, mga kapatid, He works in us towards maturity, towards holiness. Na po, in everything, tayo ay patuloy na ginagabayan niya. So, when the Holy Spirit, mga kapatid, ay hindi siya kumikilos sa ating buhay, nasasagabalan siya ng anumang uri, lalo na kasalanan, doon po nangyayari yung paghina natin. Hindi tayo natututo, mahirap tayong makinig, na hindi nagre-register yung salita ng Diyos, po, at nananatili sa puso yung mga bitterness. Kasi yung Holy Spirit, hindi siya gumagawa sa atin dahil nacho-choke siya ng mga kasalanan. So, dapat talaga yung kasalanan ay i-renounce siya. Dapat siya talaga ay ihingi ng tawad para mag-move yung Holy Spirit. So, the point of Apostle Paul here is, ito po yung pinakikita niya na ini-emphasis niya rito,
yung expression rito is to emphasize the limitless power of God in his first prayer na sa kanyang mga mambabasa noon at kahit man ngayon, eh naroon po yung pag-asa natin na mapaglabanan ang lahat ng haharapin natin sa buhay Kristiyano. Ito po, upang tayo'y tumatag. Ang design niya ng kanyang prayer na ito for the bestowment on them of this grace, of these gifts, mga kapatid, ito ay para sa ating spiritual strength na makomprehend natin yung love ni Christ sa susunod sasabihin, sa makikita natin yan, makomprehend natin. Ito po ay unknowable, yet, mga kapatid, understandable. Ang hirap, diba? Pero maintindihan natin yan sa susunod. Ito ay maintindihan lang natin through Christ. He is the mediator of God between us and Him. And without the Lord Jesus Christ, those mga wisdom still impossible to comprehend. Hindi natin makakomprehend yun. Pero through the Lord Jesus Christ lamang kaya natin yun maintindihan. Ganun kahalaga yung gospel. So sa huli, mga kapatid, ang purpose nito, meron tayong pag-asa towards complete and final victory. Complete and final victory over sins, deceptions, difficulties, temptations, everything. Ano mang battle natin sa buhay na ito, there is hope. There is hope. Yung hope, mga kapatid, hindi sa ating kakayanan, hindi sa ating karunungan. Huwag tayong mayabang, hindi rin sa pag-aaral ng theology. Without the help of the Holy Spirit, even our studies, mga kapatid, would completely in vain. So that's why, mga kapatid, yung work ng Holy Spirit ay talagang we desperately need it. But of course, the Holy Spirit will never work in us without the instrumentality of the Word of God. Pero the Word of God alone without the Holy Spirit is useless. But when the Holy Spirit is there, mga kapatid, He will use His Word. He will use His Word to strengthen us. He will use His Word to change us. He will use His Word to help to be able to be strengthened and even firm in our faith, in our Christian life. Lahat yun para tayo patatagin through the Holy Spirit. So, yung Word of God is means. But the power here is the Holy Spirit. Kaya minsan may mga tao mayabang kung nakapag-aral, nakapagbasa ng salita ng Diyos, parang banal na siya. Alam nyo, kahit ang salita ng Diyos, hindi siya magpapabanal sa atin without the work of the Holy Spirit. Tandaan nyo sana yan. Huwag mayabang. Hindi kung nakapagbasa, may alam. Eh, marami na tayong natutunan. Kahit po ang love, kahit po ang holiness, kahit po ang joy, all those Christian virtues are just fruit of the Holy Spirit. Yung truth, mga kapatid, ma-unveil lang siya. Magiging useful siya para sa atin sa pamamagitan ng work ng Holy Spirit. Tandaan nyo sana yan. Ayan ang theology ng Holy Spirit. Mas lalo mong i-appreciate ang God Himself. And even His means, kapag nakita natin na ang tanging gumagawa dyan is the Lord Himself by the power of the Holy Spirit. Our conclusion here, mga kapatid, a cause of glorifying and rejoicing to God is here. Kapag tayo, mga kapatid, ay in-establish, pinapatatag, we grow matured by the power of the Holy Spirit, using the gospel of Christ, yun po yung ating patuloy na panalo sa buhay na ito. Ang pananagumpay ng Kristiyano, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Yun po yung mahalaga doon, tuloy-tuloy. So, ang buhay Kristiyano, bagamat nagpapatuloy sa pagbabasa,
Nagpapatuloy sa pag-aaral, hindi po pwedeng mawala yon. Pero is one thing, mga kapatid, hindi dapat mawaglit, yung application nun sa ating buhay. Ang may gawa noon ay ang Holy Spirit. Huwag kayong matuwa kung meron kayong nakikitang sino man na grabe sa pagbabasa, grabe sa pag-aaral. Huwag yun ang ikatuwa ninyo. Ang ikatuwa ninyo, kapag nagsimula na sa buhay niya, nakikita yung humility, nakikita yung submission, nakikita yung holiness, nakikita yung kanyang obedience, nakikita yung respect, no? Nakikita yung love, doon kayo matuwa. Napakarami kayang theologian ang bumagsak sa impyerno. Si Satan, theologian yan. Pero bumagsak sa impyerno. No, huwag kayong matuwa. Pero yung mga anak ng Diyos merong longing for growth to know Him by His truth. Ay, yung truth na yon, mga kapatid, nagliliwanag sa kanila yon at naya-apply by the power of the Holy Spirit. It is true, the continuous operation of the divine being, that the spiritual life is sustained and advanced by the power of the Holy Spirit. Itutuloy natin to sa mga susunod. Makikita natin na yung buhay Kristiyano natin dito dapat nakalinya habang tayo ay tunay na kinakadagpo ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Manalangin na tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Labis kaming nagpupuri sa inyong kabutihan at kadakilaan. Ang iyong mga salita ay hindi babalik sa inyo ng empty dahil ang banal na Espiritu ay kumikilos sa pamamagitan noon. Panginoon, kaya namin nagagawang ibigin ang inyong salita at matuto kami mula roon. It is not because of our level of intellectuality or even understanding. It is because of the power and work of the Holy Spirit in the life of true believers. It is according to your riches of and glory. Wala ni katiting na po pwede naming sabihin meron kaming participation doon. And in fact, we really need to pray with all humility before your throne. Dahil lahat ng iyon ay nakadepende lamang sa pamamagitan ng iyong riches of glory and grace. Tulungan niyo kami, Ama. Every time we come to the throne of grace, naroon palagi yung aming appeal sa yung riches of glory, riches of your grace. Upang kami, Panginoon, ay naroon palagi ang aming tunay na kapakumbabaan. At kaya kami patuloy na nagmamature dahil yun ay niloob ninyo, nais ninyo yun sa amin. At ang nagpapangyari nun ay ang banal na Espiritu. Salamat po. Lalo naming nakita na kung kami patuloy mag-aaral ng iyong mga salita, subalit hindi nyo kami sasamahan, nating useless. Pero, O Diyos, sa pag-aaral namin na naroon kayo, satisfied kami, na-equip kami, nababago kami, natututo kami, pero naluluwalhati kayo. Hindi bagay na hindi namin kayang pasalamatan ito, pero sa aming mga labi, pero sapat, O Diyos, upang ang buhay namin ay laging magpasakop sa inyo. Salamat, Panginoon, ng marami sa gabing ito at mga lesson na aming narinig. Purihin kayo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo. Amen.